masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Ako si Ginang Joy, ang inyong nanay guro na handang magbahagi ng aral ng buhay. Tayo na at magkaroon ng mahalagang pagkatuto tungo sa aplikasyon at pagsasabuhay ng makataong pagkalinga sa kapwa. Halika at simulan natin ang aralin sa edukasyon sa pagpapakatao. Mayroon ba kayong kakilalang isang pamilya ng mga doktor? O kaya naman ay isang pamilya ng mga guro? Ano nga kaya ang nag-udyok sa bawat miyembro ng pamilya na pumili ng magkakaparehas na profesyon? Ang ganitong sitwasyon ang ating pag-aaralan para sa araw na ito. Layunin ng aralin na ito na matukoy ang mga gawain o karanasan sa isang pamilya na kapupulutan ng aral at magandang impluwensya na nagre-resulta sa mga sitwasyon na nabanggit ko. Ano nga ba ang pamilya? Ayon kay Juanites noong 2015, ang pamilya ang itinuturing na pinakamaliit na unit ng isang pamayanan, ngunit may taglay itong kalakasan na humuhubog sa pagkatao ng bawat miyembro nito. Bilang isang Pilipino, may malaking puwang sa ating puso at isip ang ating pamilya. Hindi maipagkakailang ang mga karanasan kasama sila ang humuhubog sa ating sariling pagkatao. Dagdag pa, sa pamilya unang natututunan ang mabubuting gawain na nagbibigay ng positibong impluwensya at kaalaman sa sarili. Halimbawa nito ay ang mga katagang ang tahanan ng ating unang paaralan at ang ating mga magulang ang ating unang mga guro. Sa tahanan natin unang natutunan ang mga salitang po at opo, thank you, I'm sorry, at iba pa. Sa realidad, maaaring magdulot ng positibo at negatibong impluwensya ang pamilya sa bawat kasapi. Ngunit, sa pangkalahatan, sinisikap ng bawat pamilya na makapunla ng mabuting impluwensya sa bawat isa. Pinaniniwalaang kung positibo ang pananaw ng mga magulang, magdudulot ito ng magandang epekto sa kanilang mga anak na naging refleksyon sa kanilang kilos, tagumpay, at maging sa pakikipagkapwa. Ngayon naman ay ating subukin ang ating kakayahan sa pagsagot sa mga sumusunod na katanungan. Basahin mabuti ang bawat tanong at piliin ang tamang sagot. Titik lamang ang isulat sa sagotang papel. Unang bilang. Araw-araw naglalako ng paninda si Aling Esther nang sa gayon ay matustusan niya ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Lagi rin niya itong pinapayuhang maging masipag sa kabila ng kahirapan sa buhay. Anong positibong impluwensya ang ipinakita ni Aling Esther? A. Hindi hadlang ang kahirapan sa buhay. B. Pinasama ang anak sa paglalako ng paninda. C. Tumigil ang anak sa pag-aaral upang makatulong. D. Maging matatag at masipag sa kabila ng problema sa buhay. Ang tamang sagot ay letter D. Maging matatag at masipag sa kabila ng problema sa buhay. Magaling! Ikalawang bilang, ang pamilya de la Cruz ay hindi nakalilimot manalangin ng sama-sama tuwing Linggo. Ano ang dapat tularan sa pamilya de la Cruz? A. Pagiging disiplinado. B. Pagiging matatag sa sarili. C. Walang anumang alitan ang bawat isa. D. May pagkakaisa sa pagsamba sa Panginoon. Tamang sagot ay letter D. May pagkakaisa sa pagsamba sa Panginoon. Mahusay! Ikatlong bilang. Laging tinuturuan ng mag-asawang Lino at Linda ang kanilang mga anak
na magmanos sa sinumang panauhin na dumating sa kanilang tahanan. Anong aral ang mapupulot sa kaugaliang pinaiiral ng mag-asawa? A. Pagiging maalalahanin sa ibang tao. B. Huwag makinig sa payo ng mga magulang. C. Maging magalang sa nakatatanda at panauhin. D. Umiwas sa pakikipag-usap sa mga hindi kakilala. Ang tamang sagot ay letter C. Maging magalang sa nakatatanda at panauhin. Ika-apat na bilang. Ang pamilya ang sentro ng kagandahang pag-uugali. Alin sa sumusunod na pahayag ang nagpapatunay dito? A. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. B. Sa pamilya tayo kumukuha ng lakas upang maging isang ganap na tao. C. Kung ang iyong pamilya ay makasarili, marahil ay gayon din ang iyong pag-uugali. D. Kung nabibigyan ng sapat na atensyon at gabay ang mga anak, ay tiyak magiging isang mabuting individual. Ang tamang sagot ay letter B. Sa pamilya tayo kumukuha ng lakas upang maging isang ganap na tao. Magaling! Ikalimang bilang. Laging ipinagdiriwang ng pamilya Santos ang tagumpay ng kanilang anak. Anong kaugalian ang maaaring tularan sa pamilya Santos? A. Paghamon sa anak na nagtagumpay. B. Pagpapakita ng interes sa kanilang larangan. C. Pagmamalaki sa tagumpay ng kasapi ng pamilya. D. Pasasalamat at suporta sa tagumpay na nakamit. Ang tamang sagot ay letter D. Pasasalamat at suporta sa tagumpay na nakamit. Ika-anim na bilang. Hindi may pagkakaila ang saya sa ngiti ni Aling Nena nang binigyan ito ng house and lot ng engineer na anak. Bilang kabataan, anong impluwensya ang masasalamin sa anak ni Aling Nena? A. Pag-aalaga sa kanyang ina. B. Pagmamahal sa kanyang ina. C. Pag-aasikaso sa kanyang ina. D. Pagbibigay buhay sa kanyang ina. Ang tamang sagot ay letter B. Pagmamahal sa kanyang ina. Mahusay! Ikapitong bilang. Sa kabila ng kahirapan, hindi nawawala ng pag-asa ang ama ni Linda sa pagtataguyod sa kanila. Alin sa sumusunod ang positibong impluwensyang ipinakita ng ama? A. Pagiging matatag. B. Pagiging madasalin. C. Pagiging masayahin. D. Pagiging disiplinado. Tama! Ang sagot ay letter A. Pagiging matatag. Ikawalong bilang. Binaha ang aming lugar noong bagyong Ondoy at sa awa ng Panginoon ay may mabuting loob na nag-alok na patuloyin kami sa kanilang tahanan. Anong aral ang mapupulot sa sitwasyon? A. Pagiging madasalin. B. Pagkakaroon ng pag-asa. C. Pagiging maramot sa iba. D. Pagiging matulungin sa kapwa.
Ang tamang sagot ay letter D, pagiging matulungin sa kapwa. Ikasyam na bilang. Kilala ang pamilyang Pilipino sa pagkalinga sa kanilang mga anak. Alin sa mga sumusunod ang nagpapatunay dito? A. Hinahatid sa eskwelahan. B. Laging binibigyan ng pera ang anak. C. Pinapadalhan ng mga pagkain sa loob ng klase. D. Sinusuportahan sa gustong makamit ang anak. Ang tamang sagot ay letter D. Sinusuportahan sa gustong makamit ang anak. Ikasampung bilang. Nagsisisigaw si Loloy nang madatnan ang kanyang ina na nakahandusay sa sala sa sobrang sakit ng tiyan. Dali-dali namang pumasok ang nakatatandang kapatid at dinala ang ina sa ospital. Alin sa mga sumusunod ang positibong pag-uugali na ipinakita sa sitwasyon? A. Ang pag-alalay sa ina papunta sa ospital. B. Labis ang kasiyahang ipinakita ng kapatid. C. Ang kapatid ay nakaramdam ng pagkabalisa sa nangyari. D. Nakatutulong ang mga kapamilya sa oras ng pangangailangan. Ang tamang sagot ay letter D. Nakatutulong ang mga kapamilya sa oras ng pangangailangan. Maaari ko bang malaman kung sino ang may 6 na puntos pataas? O sino naman ang may 5 puntos pababa? Huwag kayong mabahala. Sa pagtatalakay ng ating aralin, ay mas mauunawaan ninyo ang tamang kasagutan sa mga tanong na ito. Para sa unang gawain, ating tuklasin. At ang pangalan ng ating gawain ay Puso Ko na Impluwensyahan Mo. Sukuyin sa binasang salaysay ang parirala na sa tingin mo ay nakapagbigay sa iyo ng positibong impluwensya sa sarili. Isulat ang sagot sa pusong graphics organizer na nasa iyong sagotang papel. Habang lumalaki ang kambal na sina Marga at Olivia, ay nagkakaroon sila ng kanya-kanyang interes. Mahilig sa mga magaganda at mamahaling sapatos si Marga. Pinag-iipunan niya ang mga sapatos bilang kanyang mga koleksyon. Si Olivia naman ay mahilig sa pagsayaw. Siya ay sumasali sa iba't ibang patimpalak at dumadayo pa sa mga karatig barangay. Isang gabi ay sumali si Olivia sa isang dance competition. Sa pagmamadali ay kinuha niya ang sapatos na nasa tabi ng kanilang kama at di sinasadyang masira ito. Galit na galit si Marga sapagkat sapatos niya pala ang mga iyon. Bukod sa isa yon sa pinakamamahaling sapatos niya ay hindi nagpaalam si Olivia sa paggamit ng kanyang sapatos. Nang mapagtanto ni Olivia ang galit ng kanyang kapatid, agad siyang humingi ng tawad. Hindi man naging mabilis ang paghupa ng galit ni Marga, nangibabaw ang pagmamahal kaya't pinatawad din niya ang kanyang kapatid. Anong mga salita ang naisulat mo sa loob ng puso sa bahaging tuklasin? Nakapagbigay din ba ng aral at mabuting impluwensya ang mga karanasan ng mga tauhan sa nabasang salaysay? Ngayon naman ay suriin nating mabuti ang mga mahalagang konsepto tungkol sa pamilya. Sa iba't ibang pamamaraan ay maipapakita ang kabutihan ng isang pamilya. Ang taos-pusong pananampalataya, pagpapatawad at pakikisalamuha sa iba ay bunga ng wagas na pagmamahal. Ito ay dahil sa ibinigay ng Panginoon ang pagmamahal sa tao. Maraming layunin ng pamilya. Isa na rito ang pangalagaan ang kanilang mga anak na mahubog sa kanila ang pagiging responsableng individual.
halimbawa na lamang sa ating salaysay. Nagpapakita ito na gaano man kalaki o kaliit ang kasalanan ng isang tao ay mayroong puwang ang pagpapatawad sa takdang panahon. Ang ganitong gawi ay makakamulat at makakaimpluwensya sa bawat kasapi ng pamilya na hindi mahirap humingi ng patawad at magpatawad. Kung ito ay mailalapat sa sarili at sa bawat membro ng pamilya, uusbong ang pag-unawa sa bawat isa. Ang pagiging isang modelong magulang ay nakatutulong upang maitanim sa murang kaisipan ng kanilang mga anak ang mabuting asal. Sabi nga sa isang sawikain, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kaya nga, sa mga kapwa kong mga magulang, kinakailangang magpakita tayo ng mga mabubuting halimbawa sa ating mga anak. Sa mga anak naman, kailangang ipakita ang inyong respeto at pagmamahal sa inyong mga magulang. Tayo ngayon ay tutungo sa ating ikalawang gawain. Pagyamanin ang ating kaalaman. Tukuyin at ilista ang mga magagandang karanasan kasama ang inyong pamilya. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para makapag-isip. Maraming salamat sa pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw na ito. Ngunit bago tayo magtapos, ay nais kong unawain ninyo ang ating takdang aralin. Bilang takdang aralin ay gagawin natin ang aktibidad na ito. Humanap ng larawan ng iyong pamilya at ipaliwanag ang larawan gamit ang mga gabay na tanong. Idikit ito sa sagotang papel. Kung wala naman kayong printed na picture, maaari kayong kumuha ng bagong larawan gamit ang inyong cellphone. Narito ang mga gabay na tanong. Ano ang ipinapakita sa larawan? Ano-ano ang positibong impluwensyang naidulot nito sa iyong sarili? Paano mo isasabuhay ng lubos ang mga positibong impluwensya na nakuha mula sa iba't ibang karanasan kasama ang pamilya? Sabay-sabay nating tuklasin ang mga positibong impluwensya ng ating pamilya sa susunod nating pagkikita. Sana ay naunawaan natin ang kahalagahan ng isang pamilya. Sila ang ating sandigan. Sila ay ating maaasahan. Sila ay laging nariyan para sa atin. Muli, ako ang inyong Nanay Guro na nagsasabing sa lahat ng inyong gagawin, pagmamahal at kabutihan sa kapwa ang laging iisipin.